Tagal ko pa to. Hindi ko alam paano to. Yan, welcome. Welcome sa inyo lahat dito. Prof, start na po ba? Tayo muna natin dumami para... Kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Tinigil ko, bolt ko para dito. Nakakatawa kayo. Loons, ready na kami matuto. Yan, paramihin lang natin. Yan, sandaan na tayo. Itong live na to, ginawa ko to para sa mga baguhan pa lang, yung mga gusto matutong mag-rap. Mga, as in, mga beginners. So, marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay, 288 na tayo. Okay lang naman dyan yung ano, hindi ba malabo? Medyo mabagal yung internet ko dito eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi din sa inyo lahat. Shoutouts muna sa mga viewers natin, lahat ng viewers ngayon. 397 na, 447. Mabagal internet. Yeah. Nice. Shout outs sa mga meron tayong mga viewers sa Saudi. Shout out sa Stick Figasin. Gusto kayong lahat dyan. Nadami na tayo. 466 na. Sobrang linaw mo sa akin, Sir Loons from Dubai. Okay. Nice. May mga viewers din tayo galing sa Dubai. Saan ba tayo magsisimula? Medyo marami yung mga pinadala yung tanong kanina. Subukan natin yung sagutin lahat yon mamaya isa-isa. Mga taga Cebu, shout out sa mga taga Cebu, mga taga Bicol. Shout out sa mga taga Pasig, mabuhay kayong lahat. Okay, 554 na tayo. Sige. Gamitin natin tong unang 10 minuto para magkamustahan muna. Mga taga Davao, meron din tayong mga viewers from Davao. Katbalogan. What's up, Katbalogan? Mga taga-Olonga po. Kamusta sa inyo lahat dyan? Mga taga-Tagum City. Meron din tayong mga viewers from the UK. Mga stranded na seaman dyan. Meron din akong pinsan na seaman. Nakastock sila ngayon sa barko. Talagang malungkot. Malungkot ang buhay ng lahat ngayon dahil sa... nangyaring worldwide lockdown na to. Buong mundo ramdam na ramdam. Meron din tayong viewers from Jersey City. Wow, may mga taga Jensan, mga taga Binangonan. Shoutout sa inyo lahat. Oh, may viewers na tayo from QC, Valenzuela, Cavite, Naga City. Re-review ko lang yung mga tanong nyo sa Twitter.
taga Bohol, Cagayan de Oro, Caloocan, Laguna, what's up? Sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang taga Bulacan, taga Pandacan, taga Cavite, taga Leyte, taga Tarlac, taga La Loma, kumusta kayong lahat dyan? $705 na tayo. Konti pa. Linawin ko lang ha, magsisimula tayo ngayon sa basics ng rap. Kung paano magsimula, saan ka magsisimula, paano magbilang, paano yung sukat, at kung ano-ano pang mga kailangan mong gawin para makapagsimula ka ng sarili mong verse, makasulat ka ng sarili mong verse, o kaya yung physical na mismong physical part ng pagra-rap, paano siya gawin. Mga taga Tondo, taga Rodriguez Rizal, kamusta kayong lahat? Samal Island, Davao del Norte, kamusta? Mga taga Palawan. Wala nang lalabas ng bahay, stay safe. Huwag na nating pahabain tong quarantine na to dahil lahat tayo pare-parehong mahihirapan. Huwag na maging pasaway. Mga taga Lucena City, kamusta? Okay, malapit na tayo magsimula. 3 minutes na lang. Tayo natin mag 10 minutes. Taga Cubao, mga taga Malabon. Taga Cainta Rizal. Coronadal City is in the house. What's up? Taga Bataan, may nanonood din taga Bataan. Meron din from Alaska. Buong mundo ah. Nice. Sino dito ang first time pa lang or hindi pa nakakasulat ng rap talaga? Gusto ko malaman kung ilan kayo para malaman natin kung saan tayo magsisimula. Mga taga Saudi din, taga Romblon, taga Bacoor City, Angeles City, Pampanga, Payatas, QC, what's up? Shout out sa mga taga Iloilo. Kumusta kayo? Ayan na. Nakakita na ako. Yan. Si Disto Key, si Marco, Mark Vincent, Marty Kid, Agnes Cortez. Mga tropa sa Canada, kamusta kayo dyan? Nandiyan yung utol ko. Montalban Rizal. La Union is in the house. Ay, malapit na tayo magsimula. Eastern Samar. Okay. Okay, magsisimula na tayo in a while. Kung nagsimula na tayo, i-ano ko muna yung chat. I-hide ko muna para makapag-explain ako ng maayos at hindi ako ma-distract. Shoutout sa mga taga Urdaneta, taga Commonwealth, taga Pangasinan. Okay, 1K na tayo. Pwede na natin simulan to.
Unang tatalakayin natin ngayon, ang isa sa mga pinakalaging tinatanong sa akin ay kung paano ba bumilang ng bars. Ano ba yung bars? Ano ba yung bar? Ano ba yun? Lagi nyo naririnig yun sa mga rap battles na, uy, ang lupit na na sinabi mo, bars. Well, maraming meaning yung word na bar or bars. Kung pag-uusapan natin kung paano siya ginagamit sa termino ng battle rap o ng rap expression, kasi siya pag sinasabi mong bars, ibig sabihin malupit na pagkasulat ng linya, hindi siya kumbaga maraming dimensyon, hindi lang siya simpleng magkatugma lang, kumbaga napaglaruan mo yung mga figures of speech or mga tayutay kung tinatawag sa Tagalog. Pero sa in musical terms talaga, ang ibig sabihin ng bar ay measurement siya. Siya ay measurement, musical measurement. Ang ibig sabihin ng bar ay isang linya. Or, para hindi kayo mas malito, dahil measurement siya, dahil minsan ang isang linya sa isang kanta, minsan mahaba siya, minsan maikli. So, hindi mo siya pwedeng ibase sa haba ng linya, kundi sa bilang. Kailangan marunong ka bumilang. Usually, ang one bar ay four counts. Nagamitin natin yung kantang Tao Lang as an example. At least yun, medyo marami nakakaalam ng kanta na yun. At mas madali natin i-ano dahil hindi siya ganun, hindi siya complicated masyado para i-explain sa inyo. Halimbawa, ang isang bara o one bar ay four counts na nasa rhythm, na nasa ritmo. So, 1, 2, 3, 4, yun ang isang bara. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Isang bara yon, one bar. So, kailangan matuto kayo magbilang ng bars kasi importante yon sa sukat dahil usually, pag gagawa ka ng rap or ng verse, lalo na sa kanta, yung haba niya talaga is 16 bars, yun yung standard. Kasi yun yung standard na haba para hindi siya bitin at hindi rin siya nakakaumay. So, 16 bars yung Tao Lang. Every verse nun, ang sukat nun ay 16 bars. Kung bibilangin nyo mula sa simula na, parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Kung nakita mo, apat na beses ko binaba yung daliri ko, yun yung bilang niya, yun yung rhythm. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Sunod na bar, ang ganda naman ng cap mo, arbor na lang yan. So yun yung 2 bars. Yup. Naintindihan nyo ba? Ngayon, naintindihan nyo na ba? Para sa mga baguhan, naintindihan nyo na ba kung ano ang bar? Kung ano ang... gusto ko lang malaman kung meron pa rin hindi nakakaintindi. Bago tayo pumunta sa sunod nating topic. May isa pang tanong sa akin dito, paano magsisimula? Paano ka magsisimulang sumulat? Well, lahat ng rappers, hindi naman talaga sila nagsisimula ng sumusulat na sila agad. Lahat ng rappers, nagsisimula yan na nirarap muna nila yung mga kanta o mga verse ng mga idol nila. Kahit sino pa yan, kahit si Eminem, kahit gano'n pa kagaling yan, lahat yan may tinatawag na impluensya. Kumbaga, sa simula kasi, hindi ka naman talagang automatic na makakapagsulat agad. Kailangan mo munang maramdaman physically kung paano mag-rap. Kailangan mong subukan sa sarili mo. Kaya, karamihan ng mga nagsisimula pa lang is nagkakabisado ng kanta ng iba. Okay,
Mayroon nagtanong dito, Sir Loons, ano po bang pinagkaiba ng bar at rhyme? Rhyme ay tugma. Tugma siya, tugma. Pwedeng magkaroon ng kahit ilang rhymes na kaya mong mapagkasya sa isang bar. Yung bar, measurement yun, sukat. So, tandaan nyo lang yun. Well, magkakaiba kasi ang merong yung normal na rap na yung tinatawag nila na normal na tempo niya, yun yung 1, 2, 3, 4, yun yung boom bap na tempo usually na ginagamit ng mga boom bap rappers. Pero pag gumamit ka na ng, ano ba, sa trap, minsan kasi half time siya, minsan double time. So yung one bar niya dun, mas mabagal. Imbis na parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Halimbawa, sabihin na natin, magbigay tayo ng isang, ano, halimbawa, sa Cerberus. Yung Cerberus, double time yun eh. So, mas mabagal, kumbaga, mas marami kang mailalagay na syllable sa isang bar. Halimbawa, gamitin ulit natin ng example yung tao lang, yung unang bara ng tao lang. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Kung bibilangin mo yung syllables nun, parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. 13 syllables ang ilalagay mo sa isang bar. Usually, take more or less. Pwedeng 12, 13, 14. Pero pag naging double time na siya, nadodoble na siya. Kumbaga, mas marami ka na maipapasok kasi mas maluwang yung bara. Kumbaga, kung bibilangin mo, pwedeng maging 26. Okay. Sana na-gets nyo na ulit yung bars. Babasa ako ng mga tanong ng iba kung meron pa nalilito. Para sa mga bagong dating, pinag-uusapan natin ngayon ay bars. Kung paano, ano ibig sabihin niya, paano siya bilangin. Okay, balik tayo sa topic ko kanina, kung paano ka magsisimula. Kung nagsisimula ka pa lang na rapper at gusto mo talagang magsulat ng sarili mo, kailangan mo muna makinig sa iba. Magsisimula ka talaga doon. Kailangan mong i-immerse yung sarili mo na physically nagra-rap ka. Siyempre, magsisimula ka niyan sa cover. Gagawa ka ng covers ng mga kanta mo na paborito mo. Tapos try mong i-figure out doon paano yung bars, paano yung bilang, paano yung sukat. Paano ba yung sinasabi na 4-bar setup? Dahil meron kasing mga rappers na kaya mag-express ng ideas in four, sa loob ng 4 bars, meron sa loob ng 2 bars. Mas maganda talaga na aralin nyo muna yung bilang niya para maintindihan nyo kung saan yung ipipwesto yung mga linya. Idol Luni, ilang bars po ang pinakamataas na uri na nagawa na? Well, on para sa akin, yung pinakamahaba kong alam na kanta is 10,000 Bars by Cannibus. Sobrang haba nun. Hanapin nyo yun. Poet Laureate Infinity. Yun, mahirap talaga yun. Yung tanong ng iba dito, medyo advanced na. Ayoko sanang mag-fast forward agad dyan dahil syempre maraming mga nanonood din ngayon na first time lang mag-rap. So, gusto ko munang talakayan yung basics. Syllables, sir, per one bar. Yes. Yun nga,
Maganda pakinggan siya pag na, around doon mga 12 to 14 syllables, basta hindi siya magmumukhang pinagkasya mo sa isang bara. Okay, so paano ka magsisimula? Pag nagkaroon ka na ng steady mo na pinapakinggan lagi na rapper, ngayon magigets mo na yung physical aspect ng rapping. Pag nagawa mo na yun, magsisimula talaga lahat muna sa, siyempre isipin mo, paano yung sarili kong style, paano yung boses ko, hindi ko maiwasan na magaya si ganito kasi siya yung lagi kong pinapakinggan. Well, ganun talaga sa simula. Walang nagsisimula na magaling na agad. Sa simula, manganga ka talaga. At kung gusto mo talagang, kung seryoso ka, desidido ka, titiisin mo lahat ng mga failures, mga pag-ulit-ulit. So, ilang syllable per bar. Depende yan eh, kung paano mo dineliver. Hindi naman siya talagang sukat ng salita, kundi yung mismong music, yung beat. Okay, sunod na tanong. Okay, so kung ilan sa inyo dito ang may mga nakabisado na na-verse ng mga idol nila na rappers na nagsusubok magsulat pero hindi pa nakasulat. Okay. So ngayon, kung naiintindihan mo na kung paano sumabay sa beat, kasi syempre pag nagkabisado ka ng kanta ng iba, naiintindihan mo na kung paano sumabay sa beat, paano ka maging in rhythm. Yan, marami. So ngayon, ito para sa inyo to, itong sasabihin ko susunod. Ngayon, alam nyo na, gusto nyo gumawa ng sarili nyong verse. Siyempre, ang una nyong gagawin is, kumuha muna kayo ng papel. Hindi nyo kailangan magsulat agad ng mga rhymes, ng mga, hindi nyo kailangan magsulat agad ng mga bars. Kumuha ka lang ng papel, isulat mo lahat ng ideas mo doon tukol sa gusto mong sabihin. Hindi nagmamatter kung nagra-rhyme siya, kung linya lang siya, kung salita lang siya. Basta kumuha ka ng isang papel, yun yung tambakan mo ng ideas, yun yung doon ka mag-iipon ng ideas. Halimbawa, gagawa ka ng kanta tungkol sa coronavirus, halimbawa. Yun yung gagawin mong topic. So, syempre, maghahanap ka ng mga salita or mga linya or mga ideas na gusto mong sabihin. Syempre, pag naisip mo yun, wala pang katugma yun, wala pang sukat, hindi pa siya nakasabay sa beat. Pero, kailangan mo siyang ilista. Kailangan mo siyang ilagay lahat. Kumbaga, iipunin mo muna siya sa isang papel lahat. Hanggang sa mapuno mo yung papel ng sobrang dami na. At doon ka kukuha ng, kumbaga, para siyang imbakan. Imbakan ng mga ideya. Ngayon, pag napuno mo na siya at marami ka nang tingin mo, sobrang dami na nun, pwede ka na magsimula na
gumawa ng draft. Gumawa ka ng... Hanapin mo yung pinakamagandang linya doon or yung pinaka gusto mo magsulat ng pababae. Dahil hindi ka matatapos, hindi mo alam kung kailan mo puputulin. Kaya dapat, alam mo dapat yung ending agad ng verse mo. So, para kang nagsosolve ng maze. Alam mo yung maze, di ba? Mahirap siyang isolve pag nagsimula ka sa start papuntang ending. Pero pag sinubukan mo na simulan yung ending, pabalik sa start, mas madali siya. Okay, so kung naipon nyo na yung mga lyrics or mga lines, ideas na gusto mong gamitin or na gusto mong ma-feature dun sa kanta na yun. Tapos, pagkatapos nun, testingin mo, subukan mong rapin, malakas. Physically, rarapin mo siya ng malakas, and then, doon mo malalaman kung may i-edit ka. So, apat na steps yun. Ipon muna ng ideas, and then gawa ka ng draft, testingin mo, tas edit, tas paulit-ulit lang yun. Sagap dyan. Di ko alam kung sa akin yon o sa inyo. Ano ang ginagawa? Ito, isang tanong mula sa Twitter. Kay Lloyd Binuya. Ano ang ginagawa ang ehersisyo para hindi agad maubusan ng hangin habang nagra-rap? Well, yung pagra-rap kagaya ng pagkanta ay syempre na de-develop yan sa ensayo. Practice. Kailangan mo lagi mag-practice. Ako, personally, ginagawa ko para mas mapahaba ko yung hangin ko and hindi ko maubusan ng hangin. Dapat yung hinga mo galing sa diaphragm, hindi galing sa dibdib, hindi rin galing sa lalamunan dahil maikli lang yung supply ng hangin na makukuha mo pag ganun yung gagawin mo. So, kailangan galing sa diaphragm at minsan, pinapractice ko mag-rap ng nakahiga. Lalo na yung mga mahihirap na hingahan. Kasi pag tinry mo yun ng nakahiga, parang ano eh, para pag nakatayo ka na, mas madali na siya para sa'yo. So para rin siya, para ka rin nasa gym, para ka nagwe-weights. Kasi yung diaphragm mo, tsaka lalamunan mo, muscles din yan na kailangan mong i-exercise. Para sa mga baguhan, nakakasunod ba tayo? Pwede na ba tayo mag-move on sa next topic? Malinaw ba ang mga sinasabi ko? Nalilito ba kayo? Mahina ang dalaw ng internet. Klaro naman daw. Idol, effective po ba yung nagpa-practice ng nakadapa? Pwede rin. Basta try mo lahat ng posisyon na mahihirapan ka. Try mo mag-rap sa hirap na posisyon para pag nakatayo. Okay. Mga most asked questions yun, yung paano huminga, ano yung bar, paano magsimula. So yun yung mga tinalakay natin kanina para sa mga bagong dating ngayon.
marami nagsasabi na nagla-lag daw yung live. Mabagal ba sa inyo? Esensya na, unang test broadcast to. Sobrang bagal ng internet ko rin dito. Hindi ko alam kung sa side ko yung problema o sa inyo. Pwede bang may magsabi sa akin dito kung napapanood nyo ba ng tuloy-tuloy o putol-putol? Okay. Marami nagsasabi na putol-putol pero goods naman daw. So tuloy natin 'to. Naintindihan niyo na ba kung paano, sino pa rin dito nalilito kung ano, paano magsukat ng bars? May nagtanong sa akin sa Twitter, sabi, ano ba mas maganda, beat yung didepende o ikaw ang didepende sa beat? Kahit ano, pwede ka magsimula sa lyrics, basta alam mo yung bilang niya, nasa beat ka. Pwede rin makinig ka sa beat. Maraming pwedeng pagsimulan eh. Pwedeng, pag gumagawa ako ng kanta, minsan nagsisimula siya sa, binabase ko siya sa, una ko naisip na linya, minsan sa rhyme, minsan sa tugtog, hindi pare-pareho eh, depende. Depende yung mga nag yung catalyst para magsimula ka eh, magkakaiba. Okay. Idol Looney, paano po effectively ibahin yung approach sa beat? Mabagal tapos biglang bibilis. Gaya ng sinabi ko, pag naaral mo na yung pagbibilang ng bars, alam mo na kung paano siya laruin. Halimbawa, yung unang apat na bar mo, ganito yung atake mo. Sunod na 2 bars mo, iba na naman. Minsan kasi, depende sa rappers, magkakaiba kasi. Tulad ni Jay-Z o ni Tupac, na yung iba kasi pag nagre-record sila, one take, dire-diretso. Kaya, kung mapapansin nyo, parang yung mga verse nila, isa lang yung daloy. Pero meron ding mga rappers tulad ni Kendrick Lamar at ni Eminem na parang pagkatapos ng apat na bars, nag-iiba yung flow kasi iniiba niya yung bagsak. Halimbawa, yung bagsak mo, sunod na linya, marami kasing pwede kang gawing, kung magsisimula ka, dapat aralin mo muna kung paano sumabay sa beat. Dahil maraming mga rappers, magagaling sila magsulat,
pero yung rhythm part hindi nila naintindihan. Kaya pagkatapos mo siguro matuto mag-rap ng mga verse ng iba, sunod na kailangan mong practice is mag-freestyle. Kasi bago mo isulat yan, syempre lalabas muna sa bibig mo yan eh. Hindi naman magsusulat yung kamay mo mag-isa eh. So kailangan mong subukan mag-freestyle. Sabi nila mahirap daw mag-freestyle. Mahirap mag-freestyle pag masyado ka nag-overthink. Kailangan hayaan mo lang dumaloy, kailangan rhythm yung magdikta sa'yo. At ang gagawin mo is to keep going, dire-diretso lang. Nagbabasa ulit tayo ng mga tanong sa Twitter. Kailangan ba malawak ang bokabularyo para mas madali magtugma ng mga salita? Galing kay Alex. Siyempre, vocabulary, importante yan. Kasi ang rap words yan eh. Kailangan mo ng salita. Kailangan marami kang alam na salita. Dahil yung gagamitin mo dyan. So, pagbabasa ng mga magazines, mga articles sa internet, kahit ano na pwede mong basahin, kailangan mong, lalo na yung dictionary, kailangan meron kang katabi lagi. Or kahit na hindi mo siya kailangan, kailangan basa-basahin mo siya. Familiarity, kailangan familiar ka sa mga words. Kasi yun yung mga bahala mo dyan eh. Maraming mga tanong dito kasi yung ibang mga tanong na tinatanong sa akin medyo advanced na. Ayoko sanang mag-skip. Dahil gusto kong, ginawa ko talaga to para sa mga nagsisimula pa lang. Pero syempre marami na rin nanonood ngayon dito sa akin na nakasulat na rin ang sarili nilang verse. May ideas na rin sila. Yung iba may mga kanta na. Ito, tanong ni Claudio. Anong pwedeng gawin kung nakakasagabal sa pagsusulat ang personal problems like family, etc.? Well, mahirap yan dahil kailangan mong mag-focus, so kailangan mong mag-zone out, kailangan mong i-block out lahat yon, kailangan mong, kasi kung marami kang iniisip na iba, hindi ka talaga makakapag sulat. So, imbis na isipin mo palagi yon, kailangan mong alisin yung sarili dun sa ano na yun, or gamitin mo yung pagsusulat para hindi mo maisip yung problema na yun. Dahil syempre pagsusulat, it requires brain power, at pag na-focus ka dun, at least yung stress mo hindi laging nandun sa worries. Kung mag-worry ka man, ang wini-worry mo yung ginagawa mo at hindi yung problema mo. Sana nasagot ko yung tanong mo, Claudio. Lang natin kung okay pa ba yung ayos pa ba tayo? Okay pa ba yung quality ng broadcast natin? O naglalag pa rin? Yes, importante sa pagsusulat, kailangan marunong ka bumilang. Simpleng math. Gamot sa bulol. Para sa mga nabubulol, syempre practice lang yan. Kung meron kang rap na gustong kabisaduhin, practice mo na practice yan. Muscle memory na lang ang magdadala niyan. Pag kabisado mo na yan, pag nasa sistema mo na, hindi ka na mabubulol.
Idol, paano po ma-improve yung delivery? Practice. Kailangan mong mag-rap ng malakas. Hindi yung pwedeng bulong, binubulong mo lang sarili mo. Kailangan mo rin may nakikinig sa'yo. Kaibigan mo man, kapamilya mo. Parinig mo sa kanila. Sir Loons, paano maiiwasang pumiyok? O, may mga times talaga na pag halimbawa nakarami ka na ng minsan nangyayari din sa akin yun may mga araw na wala sa kondisyon yung boses mo lalo na pag kakagising mo pa lang o nanggaling ka sa maraming gig na nakadami ka ng kanta minsan pipiyok ka talaga so kailangan laging dapat walang plema dapat buka yung vocal cords mo. So, may mga vocal exercises na ginagawa ng mga singers. Ginagawa din namin yun. Yung gagayahin mo yung tunog ng ambulansya. Yung gagayahin mo yung bibig mo. Siyempre, practice yun. Paano sa bayan ng beat? Pakiramdaman mo kung paano ka sumayaw. Diba? Siyempre, pag sasayaw ka, sasabayan mo yun. Diba? Ganon din sa salita. Diba? Parinig naman ng rap mo. Sample naman dyan. Diba? Hindi mo naman gagawin na parinig ng rap mo. Sample naman dyan. So, may ritmo. Yung bilang. Kasi, ang beat is composed of tunog at saka katahimikan. Tunog, katahimikan, tunog, katahimikan. So, ano siya eh. Yun yung gumagawa ng rhythm. So, kailangan mong sundan yun. Idol, paano po ma-improve ang confidence? Kailangan mo yan pag rapper ka. Kahit na feeling mo hindi ka pa masyadong confident sa sarili mo, kailangan mong ipakita yon sa audience mo. Dahil importante yon. Parang walang kwenta yung rapper na mahiyain. Ito may isa pang tanong. Paano po maging original o mahanap yung sariling style? Kagaya ng sinabi ko kanina, syempre magsisimula ka muna, manggagaya ka muna talaga sa simula. At kalaunan, pag nagkaroon ka na ng confidence sa sarili mong, sa bokabularyo mo, sa mga opinion mo, lalabas na rin yung sarili mong style. Kumbaga, kung gagawa ka ng kanta, kung meron kang topic na gustong sabihin, siyempre, sarili mong opinion ang ilalabas mo doon. Kung ano yung tingin mo, kung ano yung view mo doon sa opinion na yun, yun dapat ang palabasin mo. Dahil pag inulit mo lang din yung sinabi ng iba, yung originality, siyempre, mawawala yun doon. May nagtatanong sa akin, saan ka po mas komportable sumulat kung sa cellphone ba o sa papel? Well, depende yan eh. Siyempre, pag maggagawa ka muna ng draft, ako para sa akin, ginagawa ko muna sa papel para walang distractions. Siyempre, pag hawak mo yung cellphone mo, may magme-message, may lalabas na notification, may bagong video na upload, so maraming distractions. So, para sa akin, buuin mo muna sa papel. Tapos pag i-compile mo na siya, lagay mo na siya sa cellphone.
Nagsimula kasi ako dating magsulat, wala pang cellphone, so sa papel talaga. So hindi ko pa rin winawala yon. Hanggang ngayon may mga notebooks pa din ako. Sir, ano masasabi mo sa ibang late na yung age na nagsimula ng pag-rap? Wala naman edad talaga. Dahil hindi naman ang pagiging rapper o pagiging performer, hindi naman yan parang atleta na pag tumatanda ka na, eh, syempre physical yung kailangan doon. Dito kasi mental. Ngayon pag mas tumatanda ka, mas nahihinog yung pag-iisip mo. So, mas okay pag mas matanda ka. Kasi mas marami kang experience sa buhay. Madaming nagtatanong dito ngayon, ano yung metaphor, ano yung simile, ano yung figures of speech. Itatalakay natin yan sa sunod na episodes. Actually, itong episode na to, testing lang to. Tinitingnan ko lang kung paano muna pinakamagandang gawin to. So, lahat ng mga tanong nyo muna ngayon, sinasagot ko muna. Dahil magkakaiba yung topic, so magkakaiba din yung level ng mga nakikinig sa akin ngayon. Merong mga nagsisimula pa lang, merong mga intermediate na nasa kalagitnaan na. So, ayaw naman nating mahuli yung mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lang. Gusto ko rin sana na nasa same page tayong lahat. Tips sa pagpe-perform live. Kung magpe-perform ka ng live, syempre, all out ka dapat doon. Hindi pwedeng mahiyain. Kailangan bago ka mag-perform, vini-visualize mo na natapos na yung performance. Dapat na-imagine mo na siya sa utak mo, natapos na siya. At pag nagawa mo yun, pagdating doon sa stage, autopilot na yun. Pag freestyle ba, pwedeng magkamali? Of course. Siyempre, pag nag-freestyle ka, pag nagkamali ka, at dahil freestyle yon, kung nagkamali ka sa isang linya, yung sunod na linya, may pagkakataon ka para ibawi yon. Kaya, magkakamali ka lang sa freestyle para sa akin pag tumigil ka. Paano maiwasan ng writer's block? Para sa akin, isang nadadaanan ko rin minsan yung problema na yan, writer's block. Ginagawa ko pag nagkakaroon ako ng writer's block. Hindi mo na nakikinig ng ibang rappers, lalo na yung mga magagaling na rappers. Dahil syempre, may kinig ka ng Eminem, may kinig ka ng Kendrick Lamar, minsan madedemoralize ka. Minsan iisipin mo, ang hirap nun ha. Tapos ikukumpara mo yung sarili mo sa kanila. Kaya ka nagkaka-writer's block. Kasi nape-pressure ka na tapatan yun. So para sa akin, para maiwasan yun, kung gusto mong matanggal yung writer's block mo, kung may mga nasulat ka na dati, pakinggan mo yun, yung mga luma mong kanta. Kasi para matrack mo yung sarili mong progress at hindi unrealistic yung tingin mo na progreso mo. So kailangan mong i-review yung mga luma mong nagawa. Pagkatapos nun, bibigyan ka nun ng perspective na kung paano yung sunod mong gagawin. Okay. Sige, talakayan naman natin ngayon yung multi. Dami nagtatanong, ano ba yung multi? Ano yung... Kung nagsisimula ka pa lang, para sa akin, kung magsusulat ka ng kanta, gamitin mo muna yung... Ang multi kasi ibig sabihin ng multi-syllable rhymes. Kumbaga, hindi lang yung dulo yung tinutugma mo. Hindi yung dulo lang na, halimbawa, sapatos. Ira-rhyme mo sa... kilos. Sapatos at kilos. Ang ni-rhyme mo lang doon ay yung dulo, yung toss tsaka yung loss. Pero kung multi ang gagawin mo,
bawat pantig o syllable tatamaan mo. Halimbawa, sapatos, try mo nang matapos. Imbis na, kumbaga, sapatos, matapos. Bawat syllable, minamatch. Para ka nagmamatching type. So, yun yung multis. Kaya, epektibo ang multi kasi yung mga utak natin, nakaprograma siya na maka, na mag-recognize ng patterns. Natutuwa yung utak natin sa patterns. So, yung multis kasi, parang ginagawa niya, yung utak natin, ina-anticipate kung ano yung sunod na sasabihin. Halimbawa, sinabi mo sa rhyme na, kumbaga sa barel, kumakasa pa rin. Kumbaga sa barel, kumakasa pa rin. Buong, kumbaga, bawat tugma, magkakaano siya. So, kung listener ka, kung papakinggan mo siya, ano kayang itutugma niyang sunod dito? Maliban sa pinapaganda niya yung tunog ng flow at ginagawa niyang natural. Yun ang ano ng multis. At ang multi, hindi siya style. Kumbaga, standard siya. Dahil sa rap, wala nang tono yung rap eh. Diba? Wala na siyang tono. So, ang dun bumabawi ang rap sa mga tugma. More example pa po ng multis. Okay. Bigay tayo ng kanta na magaganda yung multis. Sige, binin natin yung sa ganid. Bilang magulang, halos lahat ng racket ay pinapatulan. So yung bilang magulang, ni-rhyme ko dun sa pinapatulan. Kung mapapansin nyo, dalawang salita yung bilang magulang, tapos isang salita lang yung pinapatulan. Pero, yung syllables niya, pareho ng bilang. So, sino pa dito hindi nakakaintindi sa multis? Ulitin ko, hindi siya style. Standard siya, ganun ka dapat talaga tumugma kung rapper ka. Kasi, sa aming mga rappers, kung hindi ka naka-multis sa pagsusulat mo, ibig sabihin, para sa amin, ano yun eh, parang, hindi ka sumusunod sa standard. Hindi siya style. Hindi siya yung parang style ni ganito, multis. Hindi, lahat nagmumultis. Kung rapper ka, multis yung rhymes mo. Hindi pwedeng simpleng multis lang, dalawang syllables. Pwede ring mahaba. Okay, multis. Multisyllable rhyming. Meron pa rin hindi nakakagets. Gaya ng sinabi ko, multisyllable rhyming is pagtugma ng buong salita, hindi lang yung dulo, hindi lang yung dulong syllable, kumbaga yung buong salita. Yes, kailangan parehas yung bilang ng syllables, at hindi lang yung bilang, pati yung vowels at consonants niya. Usually, pag magmumulti ka, babibilangin mo yung vowels. Halimbawa, kumbaga sa barel, kumakasa pa rin, u-a-a-a-e, yun yung vowels niya, u-a-a-a-e, u-a-a-a-e. Kumbaga sa barel, kumakasa pa rin. So, U-A-A-A-I. Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na ba ang multis?
Nice. Okay. Pwede na tayong pumunta sa sunod. Punchlines naman, sir. Paano ang pag-construct? Ang punchlines, paggagawa ka ng ang pinakasimpleng ano, yung two-bar setup. Setup punchline. Yung unang bar mo, yun yung parang joke, di ba? Parang meron kang setup sa joke bago ka mapunta dun sa punchline. Kailangan mo ng kumbaga, panglito muna sa tao para ma-surprise siya dun sa punchline. Lahat ng mga mabibigat mo na linya, ilalagay mo siya sa even numbers ng bars mo. Halimbawa, sa second bar, fourth bar, sixth bar, eighth bar. Lalo na sa mga sa fourth tsaka sa eighth. Fourth, eighth, tsaka 16, dun mo ilalagay yung... Halimbawa, nakapag-ipon ka na ng... Katulad ng sinabi ko kanina, di ba, mag-iipon ka muna ng mga linya. Ngayon, kung naipon mo na yon, hanapin mo doon yung mga pinaka mabibigat. Yung pinaka gusto mong ma-highlight, doon mo siya ilalagay sa mga, doon mo siya ilalagay sa fourth bar, sa eighth bar, tsaka sa 16th bar. So kung gagawa ka ng verse, importante talaga doon ay yung simula at yung dulo. Yung pinaka unang dalawang bara, tsaka yung pinaka dalawang huli. Kasi yun yung matatandaan ng tao. Yung nasa gitna, dadaan na lang yun. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo gagalingan. Kailangan kumakabit yun. Wala daw audio. Ayos na ba audio? Naririnig nyo ba ako? Hindi. Kumusta yung audio? Meron na. Okay. Sir, paano po ang process niyo sa pagkuha ng beats noong araw? Well, dati, si Clumsy talaga mula nung simula. Dati kasi, bago ko na-meet si Clumsy, ako yung gumagawa ng beats, sarili kong beats, nung critical condition. Tapos, nung na-meet ko si Clumsy, nagkaroon na ako ng chance na makapag-focus na lang sa pagsusulat at sa pagre-record. So, kailangan meron kang kakilalang beatmaker o producer na naniniwala sa iyo, or kung hindi man, bili ka ng beat kung wala kang kakilala. Okay. May mga tanong pa ba kayo? Sir Loons, ano ang difference ng wordplay sa double meaning? Wordplay, masyado siyang ano eh, masyado siyang broad na term. Maraming paraan ng pag-wordplay. So, pwedeng gaya sa mga battles, may mga name flips, may mga gagamitin mo yung gagawan mo ng double meaning. So, yung double meaning, isa yun sa ano ng wordplay. Kasi kung mga termino lang din ang pag-uusapan, kanya-kanyang gawa ng termino na depende sa henerasyon eh. Pero kung pagbabasihan mo lang talaga, figures of speech lang din yan eh. Kumbaga mga tayo-tay lang din yan eh. Metaphor, similes, alliteration, assonance.
yung ginagamit ng mga makata, yun din yung ginagamit ng mga rappers. Tsaka ang tinatalakay ko ng pagsusulat dito is, syempre pag gagawa ka ng rap, depende, maraming klase ng rap eh. Merong lyrical rap, merong party rap, merong ano, pag yung sa mga party raps, mas nag-focus sila sa beat, sa music. Etong ang klase kasi ng ginagawa ng rap ko is lyrical. So, para sa akin kasi, hindi, kahit kailan hindi malalaos ang lyricismo. Magmula pa dati, lyrics talaga ang importante. Idol Loons, paano i-improve ang choice of words sa pagra-rap? Magbasa ka ng thesaurus, yun, maraming iba't iba, para hindi pa ulit-ulit yung ginagamit ng salita. Imbis na kanta, awit, awitin, maraming paraan para, halimbawa, magsusulat ka ng isang linya, pwede mo siyang balibalik ta rin, iba-ibahin mo yung order. Experiment, gaya ng sinabi ko kanina, pag gagawa ka ng draft, di ba? Pagtas mo mag-ipon, gawa ka ng draft, pag pangit, try mo nang balik ta rin. Siyempre, ang rap, the best words in the best order, yan eh. Yung poetry, ganun din. So, dapat alam mo kung saan mo ipipwesto. Sir, nagsusulat ako ngayon. Paano ka mag-uumpisa sa mga verses mo? Gaya na sinabi ko, hindi porket yun yung una mong naisip na linya, yun na yung unang linya mo. Hindi, mas maganda talaga, gaya na sinabi ko, ipunin mo muna lahat yan. Ipunin mo muna yung order niyan, tsaka mo na, yung pagkakasunod-sunod niyan, tsaka mo na i-figure out pag meron ka ng enough material. Ngayon, hanapin mo na doon kung ano yung mga linya na bagay pang simula, kung ano yung linya na bagay pang dulo. Tapos yung iba, syempre, gitna na yun. Kailangan mo, marunong ka dapat, kung parang mga puzzles yan eh. Di ba yung mga puzzles, iba-iba yung itsura, merong pang nasa gilid, merong mga yung itsura niya pang nasa gitna, meron yung straight yung ano niya dahil nakasagad siya sa, ganun din yung mga linya sa verse. Merong mga linya na pang simula, merong mga linya na pang dulo, at dapat, syempre, kung matagal ka na nakikinig ng rap, na nare-recognize mo na yung mga linya na yun. Okay, yung ibang mga tanong na ulit na. Ano po basehan ng pagiging mabigat ng isang bar? Gaya na sinabi ko, dapat marami siyang dimension, hindi siya yung parang simple lang ng sinabi ka na, heto na ako, nagrarap ako ngayon. Kumbaga, hindi bar yun. Technically, yung sukat niya is one bar, pero yung isang meaning ng bars, na sinasabi na na bars, yun yung, gaya na sinasabi ko, gumamit ka ng figure of speech, perfecto yung rhyme niya, at parang wala ka nang pwedeng palitan dun. Alam mo yun, parang mismong sila dapat yung magkakasamang mga salita, at walang ibang nakakagawa pa. Sir Loons, ano pong beatmaker ginamit nyo? Hindi na ako gumagawa ng beats ngayon. Dati nung gumagawa ng beats, gamit ko Acid Pro. Sampling lang. Kuya Loons, ayos lang ba maghalo yung Tagalog at English sa lyrics ng rap? Depende. Kung nagpapatawa ka, siguro pwede. Pero kung seryoso yung sinasabi mo, tapos paghaluin mo yung English at Tagalog, para sa akin, sa opinion ko, parang medyo corny pakinggan, medyo baduy pakinggan. Kumbaga, hindi ka seryosohin ng tao, lalo na pag seryoso yung mensahe mo. Pero kung nagpapatawa ka, yun, okay yun.
Para sa mga beginners natin dito, may mga nababasa ko kasing tanong, puro advanced na. So, gusto ko lang malaman kung meron pa kayong hindi naiintindihan. Well, basics ng rap, kanina inano ko na, tinalakay ko na yung bars, pagbilang ng bars. Siyempre, in delivery. Paano? Nag-aral ka ba specifically para sa rap? Hindi, self-taught rapper ako, sarili lang, walang nag-impluwensya sa akin. Wala nung nagsimula ako mag-rap nung grade 3 dahil sa grupong Naughty by Nature, Bone Thugs, Tupac. 'Yun. So, sinimula ko silang pakinggan. Kinabisado ko yung mga kanta nila hanggang sa na-inspire na rin akong gumawa ng sarili kong kanta. Siyempre, nung simula, pangit din yung mga nagagawa ko at nakakarinig lang din, ako lang din. O minsan hanggang sa nagkaroon na ako ng lakas ng loob parinig sa mga kaibigan ko. So nung nagustuhan nila, tumaas na yung confidence ko. Tsaka naman ako nagkaroon ng lakas ng loob iparinig sa mga hindi ko kakilala. So step by step lang siya. Anong college course mo? Course ko is Information Technology, Computers. Pero sa rap ako nag-focus talaga. Kuya Loon's tip nga po kung paano sumunod sa beat. Para sa akin, freestyle. Freestyle. Try mo muna mag-freestyle doon sa beat. So, unang maririn, first time mo siya maririnig. Kahit gibberish lang, kahit wala kang sinasabi, kahit ganun ka lang, basta maramdaman mo muna kung paano yung ano yung magagandang flow na gusto mong marinig sa kanya. Tapos tsaka mo palitan dun sa mga inipon mo na salita kung ano yung nababagay dun. Paano yung formula sa pag-freestyle ng tuloy-tuloy? Huwag kang titigil. Kung nagkamali ka man, sa sunod na linya, bawiin mo. Aminin mo na nagkamali ka. Tugmaan mo pa rin. Para lang yung para kang nagdo-drawing sa papel nang hindi inaangat yung ballpen. Parang ganun siya. Consistency. Ang dami nagtatanong sa akin ng technique sa paghinga. Gaya ng sinabi ko kanina, mag-practice ka na nakahiga, nagra-rap na nakahiga. Lahat ng mga pwede mong, parang nagwe-weights niyan eh. Sir, sa pagsulat mo ng chorus o hook, paano ka gumawa ng chorus? Siyempre, chorus yun yung kaluluwa ng kanta. Yun yung kung gagawa ka ng chorus, dapat simple lang siya na kaya intindihin ng bata, madaling tandaan. Kumbaga yun yung break mo sa mga verse. Yung mga verse mo malalalim yung ginagamit mo salita, maraming salita. So chorus mas konti, mas madaling tandaan. Kasi yung iba talaga mas na-appreciate nila yung rap pag naka song form,
pag tatlong verses, tapos may chorus sa gitna. Importante yung chorus, so siya yung nagsasummarize doon sa gusto mong sabihin sa tatlong mong verse. Ano po yung internal rhymes? Kanina ko pa to na ano tong question na to. Yung internal rhymes, yun yung mga tugma na wala sa dulo. Nasa gitna siya, wala siya sa dulo. Halimbawa, sa Cerberus, bigyan ko kayo ng example. Di mo masikmura, parang ginawa mong inumin ng suka. Yun yung dulo na rhyme, inumin ng suka. Yung kasunod nun, huwag kang umasa na mangyaring magkatsansa ka sa akin kasi distansya natin, bituin at lupa. Yung internal rhymes nun, umasang mangyaring tsansa sa akin, distansya natin. So, tatlong internals, tapos nakasandwich siya sa dalawang rhymes. Kung, parang gumagawa ng sandwich, yun yung palaman, yun yung internal rhymes. Kumbaga may mga tugma pa rin sa gitna, hindi lang yung dulo. Ano na yun, medyo advanced na mas madali po bang magsulat kapag magaling ka na mag-freestyle? Oo, kasi freestyle, kailangan mong, hindi naman ibig sabihin ng freestyle, hindi ka natitigil. Pwede ka mag-freestyle ng dalawang bara muna. Alam mo yun, maramdaman mo muna yung, hindi mo naman kailangan magkaroon ng laman agad. Kailangan mo lang maramdaman kung paano sumabay sa beat. Idol Loon, saan ka nakakakuha ng malalim na salita na Tagalog? Pagbabasa, magipag-usap ka sa mga matatanda. Yun, maganda rin yun. Marami ka matututunan. Maraming mga tanong dito na naulit na. Siguro sa sunod na ano natin, gagawin ko by topic na yung gagawin natin pagtalakay. Sa ngayon, syempre, unang broadcast ko to. Hindi ko pa alam, kinakapa ko pa. Ngayon, at least may idea na tayo kung paano natin gagawin yung sunod na tutorial natin, live stream. Sana nasagot ko yung mga ibang mga tanong. Maraming mga tanong dito, hindi ko pa nasasagot. Pasensya na, sobrang dami at yung iba parang masyado ng advanced para sa mga beginners. So, ang mga tinalakay ko lang muna ngayon yung mga basic. Sinong nagpa-piano sa sinungaling na kanta mo? Sample yun, galing sa isang lumang Filipino song. Anong masasabi mo sa freestyle skills ni Harry Mack and Juice WRLD? Magaling yun. Yun, pakinggan nyo yung dalawang yun. Dalawang yun sa pinakamagagaling na freestylers ngayon. Juice WRLD, kakamatay lang. Rest in peace. Si Harry Mack, sobrang galing na mag-freestyle. Isa yun sa, well, sa Pilipinas, marami rin magaling mag-freestyle. Para sa akin, makakaisip ako, dalawa sa naka-freestylean ko na magaling talaga, si Smuglas tsaka si Datu. Yung dalawang yun. Masarap ka freestylean yun. Okay, yung ibang mga questions, pasensya na ako, hindi ko muna siya masasagot ngayon. Maghanap tayo ng ibang araw para dyan sa ano na yan, sa mga topics na yan.
nagtatanong iba paano daw sila mag paano daw maghanap ng rhyme. Parang may mga nasusulat daw sila pero wala silang maisip na rhyme. Gaya nga ng sinabi ko, kahit anong mensahe na gusto mong sabihin, merong maraming paraan para sabihin 'yan. So pwede mong baliktarin kung nahihirapan kang itugma, halimbawa. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Halimbawa, hindi nahirapan kang, ano kaya karime ng sample naman dyan? Pwede mo siyang baliktarin, sample naman dyan, parinig naman ng rap mo. Para yung dulo naman yung, ginawa ko lang example. May mga tanong pa ba kayo regarding rap para sa mga beginners natin ngayon na nanonood? Karamihan na kasi ng mga questions na nandito ngayon, avenue para sagutin niya mga yan para hindi magulo tong live na to. Sir Looney, pwede huwag nyo i-delete tong live stream. Oh, hindi ko i-delete to. Iyakan ko lang to para pwede nyo reviewin. Pero, kagaya nga, nung sinabi ko kanina, unang beses ko to, so, testing broadcast. Medyo napuputol yung internet ko. Sana kahit pa paano nasagot ko yung mga tanong ng ibang mga nagsisimula pa lang natin dyan. Sa mga susunod na episodes, mas tatalakayin natin yung mga mas komplikadong parte ng pagsusulat at pagra-rap. Sana na naintindihan nyo, sana naintindihan na ng lahat kung ano yung bar, kung ano yung multi, kung paano magbilang ng bars. Sana naintindihan nyo rin yung simpleng proseso na shinare ko kanina kung paano magsulat. Tulad ng pag-iipon, ipunin nyo muna sa isang papel, tapos gawa ng draft, tapos testing, tapos edit. Yun lang. Sir, okay lang po ba kumuha ng beat sa YouTube? Kung magsisimula ka pa lang, syempre, wala naman problema yan eh. Dahil, nagkakaproblema lang naman yan pag sumikat yung kanta mo eh. Doon ka na sisingilin nung gumawa ng beat. Pero kung gagamitin mo lang pang practice, bakit hindi? Pwede kang gumamit sa YouTube ng kahit anong beat. Kailan ang susunod na episode? Tingnan ko. Try natin. Hanapin ko yung sinubukan ko lang ngayon na mag maraming nagre-request kasi na gustong matuto. Pero syempre, ang gamit ko lang, cellphone. Medyo limitado yung internet. Kung pwede sanang kung wala lang lockdown. Ginawa ko na to dati sa Pasig. Para siyang workshop, gumawa ko ng workshop, Universidad workshop, para sa mga gusto talaga matuto. Mas maganda kasi pag one by one kasi natututukan ko bawat isa. Ngayon kasi sobrang daming tanong na galing sa iba't ibang direksyon. Gaya ng sinabi ko, itong episode na to para sa mga beginners, para sa mga nagsisimula pa lang. Kaya pagpasensyahan nyo na sa mga medyo marunong na nandito, kung hindi ko nasasagot yung mga advance nyo na tanong dahil meron tayong ibang araw para dyan.
Abangan nyo yung break it down. Babalik yun. Nahanap ko lang ng paraan paano siya gawin ngayon. Hindi ko alam kung magagawa ko siya habang quarantine. Tatry ko. Hindi ko alam kung medyo bumabagal yung net ko dito. Naglalag. Abangan nyo sa Twitter yung mga sunod updates kung kailan yung next episode. Pag-aaralan ko muna yung pinaka-effective na way. Pag-aaralan ko yung pinaka-effective na way kung paano gawin tong Rap 101 na to ng hindi magulo at mas streamlined siya para sa lahat. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanood ngayon sa live. Sana may natutunan kayo kahit konti. Ito ko'y humihingi ng pasensya sa iba na hindi ko pa nasasagot yung tanong. Kung meron mang gustong magtanong, pwede nyo akong tanungin sa Twitter. Sagutin ko kayo. Siguro next time gawin natin concentrated sa bawat topics lang. At yung Q&A siguro after na lang yun. Alright, maraming salamat sa inyo. Good night. Stay safe. God bless. Kapit lang.